are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Reigning Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Nito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the Reigning Light. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pangmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Mahal kita, aking mahal. Ang tinig mo'y gabay sa buhay, at sa kahinaan ika'y aking kalakasan. Amang walang katulad, kaibigan kong tapat, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay,
aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ako'y binago ng kabutihan mo. O Diyos, ako'y binihag ng kabutihan mo. Sinusuko ka buong buhay ko, ako'y iyong iyo. O Diyos, ako'y binago ng kabutihan mo. O Diyos, ako'y binihag ng kabutihan mo. O Diyos, ako'y binihag ng kabutihan mo. Sinusuko ko buong buhay ko, ako'y iyong iyo. O Diyos, ako'y binago ng kabutihan mo. Ako'y binihag ng kabutihan mo. Yung pag-ibig po ng Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. It comes from within, not comes from the outside. So, I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Gabi po sa bawat isa sa atin. Have a blessed new year po sa mga anak ng Diyos at sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama sa church. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At panibagong taon, isang opportunity sa bawat isa sa atin na mag-improve tayo, ma-develop tayo, at hindi tayo maging stagnant. Yan po yung ating hangarin kung bakit merong mga trainings na kagaya po nito. Nagsusumikap po tayo na makatulong kahit sa platform ng social media na ang mga anak ng Diyos ay makapamuhay at makagalaw sang-ayon sa disenyo ng Diyos sa kanyang buhay. So wine-welcome ko po ang ating pong mga kasama dito, yung ating mga kapamilya, yung ating mga kaibigan, yung mga kasama nating mga pastors na nag-a-advance ng kingdom ni Lord. So welcome po ang bawat isa sa atin. Binabati po natin ng magandang gabi ang bawat isa sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. So may mga kasama po tayo dito na ang hangarin lang ay may advance ang katuwiran, ang kabanalan ng Panginoon. So ngayong first Wednesday ng 2022 ay maganda na pag-usapan natin yung accelerate. No? Ibig sabihin to speed up or to increase ang ating pagsunod sa Panginoon, yung mga bagay na ginagawa natin doon. So dapat meron tayong attitude na push more. No? Nalalo tayong gumaling, nalalo tayong maging mahusay sa pagsunod sa Panginoon. At yan yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayong gabing ito, na ang hangarin natin, lalo tayong magsumipag sa pagsunod sa Panginoon. Lalo tigit, may mga sitwasyon, may mga pandemic, ilang halos magdadalawang taon, no, na may pandemic, at nitong November or December ay naka-experience tayo ng pagluwag. Pero ngayon, may mga bagay na naman tayo nababalita na mayroong mga contaminated. So mga kasama, kung noong quarantine,
naka-lockdown, wala tayong nagawa. At noong malaya na na makagawa tayo, makakilos tayo noong nilip yung quarantine, pagkatapos hindi pa rin natin nagagawa kung ano yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, mga kasama, there is something wrong. No, there is something wrong. Ang maganda po na maging ugali natin, anuman sitwasyon sa buhay natin, i-advance natin yung kingdom ni Lord. So pag-uusapan po natin ang mga bagay na ito at yun po yung ating pagsusumikapan na ma-encourage ang bawat isa na anumang sitwasyon ay magawa natin ang pagtulong sa ating kapwa sangayon sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. At yan po ay trabaho po ng church. Bawat isa sa atin ay kailangang mag-increase, kailangang ma-develop, no? Kailangan po na mag-advance sapagkat yan po ang mensahe ng Diyos sa kanyang iglesia. At ang sitwasyon, hindi po tayo kayang pigilan. Meron man pandemic, wala mang pandemic, dapat nag-i-increase tayo. Dapat nag-i-speed up tayo. Dapat nadi-develop tayo. So yan po yung bagay na gusto kong i-encourage ang bawat isa sa atin ngayon. Na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi nakadepende sa anumang sitwasyon. Ang pagsunod sa Panginoon ay nakadepende kung gaano katatag at kalakas ang ating relasyon sa Panginoon. Yan mga kasama, ang magandang pag-usapan natin ngayon. Dapat na-accelerate tayo sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At ang gusto natin, maabot natin yung ating next level. Itong 2022 ay mag-increase tayo, maabot natin yung ating next level. Are you ready for your next level? So, we need to accelerate. No, kailangan talaga na tayo ay merong nangyayaring galaw. No, napapabilis, nag-i-increase yung ating pagsunod sa Panginoon. So, in a moment of prayer, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kapamilyang Raining Light, no, na excited na gawin ang kalooban ng Panginoon ngayong 2022 kesa noong 2021, I encourage you to pray to God right now na, Lord, be with us and let us pray. Father, thank you so much. We ask your presence, Lord God, upon our lives. And Father, anumang sitwasyon namin sa buhay, anumang kondisyon namin sa buhay, Lord, aabutin namin yung aming next level. Thank you, Father, for everything. And Father, be with us. Guide us. Use us for your glory. And Father, alisin mo sa amin yung complacent spirit. Alisin mo sa amin yung stagnation sa aming obedience. But God, lalo po kaming maging masunurin sa iyo. Salamat po. Ito po yung aming dalangin, Panginoon, na gamitin mo ang buhay namin para po sa iyo. Para sa mga tao na amin pong nai-influensyan araw-araw. Because we do believe that our life is influence. And Father, help us to live a life according to your will, O God. And ma-influensya namin ang mga tao sa pagsunod sa iyo. Salamat po ng marami. Ikaw ang mag-reflect. Ikaw ang makita sa buhay namin. Thank you, Father. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So we need to accelerate. We need to reach the next level of your obedience. The next level of your faith. So, hindi tayo dapat babalik doon sa previous level, no? Dapat nag-a-accelerate tayo. Don't go back in your previous level. So, ibig sabihin, habang tayo ay tumatagal sa Panginoon, mas lalo tayong sumisipag. Mas lalo tayong gumagaling. Mas lalo tayong nagiging effective. Kaya, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, tandaan natin mga kasama, The church works in relationship, not in membership. Kaya ho, talagang dapat ini-intensify natin yung ating sarili sa mga bagay na pakikipagrelasyon sa Diyos at sa pakikipagrelasyon sa ating kapwa. If we move, the move of God, we will become supernatural. Yan po yung bagay na talagang pangarapin natin. If we move,
the move of God here on earth, we will become supernatural. So, ang Diyos po, may galaw siya, sabayan natin yung galaw niya. At yan po yung maganda na naipamumuhay natin. Yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. We need to multiply ourselves to other people. Mga kapatid, yung impluensya ng Diyos sa buhay ko dapat makahawa din sa mga taong nakakasama ko. Yan po ang napakagandang batayan ng pag-i-increase natin, yung sukatan ng effectivity natin. Yung buhay ko ba ay nakakahawa? Yung buhay ko ba ay may sumusunod? Yan po, magandang pattern yun. Yung buhay ko ba ay intentional ba ako sa Panginoon? So we need to increase in our next level. Make a greater version of you. So kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, yun yung gawin natin. Alam nyo kung paano mangyari yung mga bagay nito. Magkaroon tayo ng Spirit of the Father. Kapag pinag-usapan ang relationship sa church, no, dapat po bawat isa sa atin meron pong espiritong nagmamahal. Meron tayong mula sa Diyos, tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos at yung espiritu ng Diyos na yun, yun yung dapat na ipamumuhay, nahahawa natin doon sa mga tao. Na ang pagmamalasakit natin galing sa Diyos ay kagaya ng isang ama. So doon tayo mag-i-increase doon sa ganong level. We need to increase ourselves in loving people. We need to increase ourselves in loving God. Kaya yan ang pinaka the best na mangyari sa bawat isa sa atin. No, mahal na mahal tayo ng Panginoon, so we need to increase doon sa pag-ibig sa Diyos at we need to increase doon sa pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga po hindi siya membership, dapat po relationship. At sa church, dapat walang kanya-kanya. Dapat iisa tayo. At dapat po sa church, hindi iba-iba. Dapat po tayo ay iisa ng kaisipan, iisa ng damdamin, at iisa ng ginagawa. Sapagkat yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Walang ibang agenda, kundi agenda ni Lord. Diyan tayo mag-i-increase sa mga ganitong bagay. Kaya gusto kong dalhin kayo sa ating biblical foundation ng mga bagay na sinasabi ko na matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 4. No, ito pong 1 Corinthians chapter 4 ay pabayaan ninyong basahin ko sa inyo. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto para i-correct, para i-align, para i-change ang kanilang behavior at saka yung kanilang mindset towards doon po sa mga kasama sa mananampalataya at ganoon din doon sa labas ng iglesia. Dalawang uri po kasi tayo ng buhay eh. Yung buhay na nasa loob sa church at saka yung pong nasa labas. Dapat isa lang yan. Isang uri ng buhay. Hindi pwedeng iba yung buhay mo sa mundo, iba yung buhay mo sa loob ng iglesia. Yan po ay kaisipang pangrelihiyon. Na ganito po dapat ang buhay natin sa Panginoon ay yung buhay natin doon sa loob ng iglesia at yung impluensya ng iglesia, impluensya ng church, yun po yung ipamumuhay natin doon sa pang-araw-araw nating buhay. O yung pong pang i-impluensya natin doon sa mundo na ginagalawan natin pang-araw-araw. Kagaya ng prayer ni Jesus, ang panalangin niya, hindi tayo alisin sa mundong ito, kundi ingatan tayo sa mundong ito. Ang ganda ng puso ni Jesus na yun. At sana po, yun din ang makuha po ng bawat isa sa atin ngayon. 1 Corinthians chapter 4, starting from verse 14. I am writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. So ito pong sinasabi ni Pablo tungkol po doon sa mga mananampalataya sa Corinto, meron po siyang ipinakikitang relasyon. Hindi lang po niya ikinukorek, hindi lang po niya inire-rebuke itong mga tao dito sa Corinto, kundi ipinakikita niya na mahal niya ang mga ito.
sapagkat ang mga tao sa Corinto ay selfish, sapagkat ang mga tao sa Corinto ay nagpa-practice ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. So kaya sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Corinto. Sabi diyan, I am writing this not to shame you. So hindi pala ang intention ay para ipahiya, kundi bigyan ng babala. Yan po pala ang napakagandang maging ugali natin sa bawat isa sa atin sa loob ng iglesia, na wala pong napapahiya, kundi binibigyan ng babala. Bakit? Eh kasi nga, as my dear children, sabi ni Paul, hindi ko kayo itinuturing na iba, itinuturing ko kayong anak. So si Paul, meron siyang ibinibigay ditong mensahe na mahal ko kayo, kaya ko sinasabi sa inyo ang mga bagay nito. Nagmamalasakit ako sa inyo, kaya sinasabi ko ang mga bagay nito. So si Paul, nag-i-increase po yung kanyang pag-ibig doon sa mga tao. Mag-i-increase ang kanyang pag-ibig sa Diyos kasi ayaw niya na ang mga anak ng Diyos ay mabuhay ng ganong klaseng buhay. Pero ang pinakikita niya, yung relasyon. Kaya mga kapatid ko, mga kasama ko, mga kaibigan ko, na galawan sa loob ng iglesia, hindi po sukatan ang membership. Lagi po ang sukatan natin sa loob ng church, because we are spiritual family is none other than relationship. Kaya dapat talaga meron po tayong nadidevelop na relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa sa loob ng church. Na kagaya ni Paul, na ang kanyang pagmamalasakit ay hindi na iba. Sabi niya, itinuturing ko kayong anak. So yung approach niya dito ay napaka punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamalasakit. Hindi po siya galit dito sa ganitong sitwasyon niya. Sabi niya, hindi ko kayo pinapahiya, kundi binibigyan ko kayo ng babala. Verse 15, 1 Corinthians 4, even if you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I become your father through the gospel. So ang tinutukoy niya dito, merong kayong mga guardians. Merong mga nagbabantay sa inyo. Merong nakatalaga ang Diyos na magbabantay sa inyo, but you do not have many fathers. So merong heavenly or spiritually guardians, yung sinasabi ni Paul dito, in Christ. So that is spiritual protection. That is spiritual protection. When you receive the Lord, sabi niya, even if you have 10,000 guardians in Christ. So spiritual protection po yun. You do not have many fathers. Alam niyo po ba ang mga tao sa loob ng church, kaya po siya umaalis. Kaya po sila umaalis doon sa isang congregation, hindi dahil lang sa hindi niya mahal si Lord. Mahal din naman niya si Lord eh. Ang nangyayari lang, walang nag-aalaga, walang nag-taking care of. Walang nagki-care, walang nagmamahal, walang nagfa-father. So kaya sabi ni Paul, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Sabi niya, nagpakatatay ako, naging tatay ako sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita. So kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na bagamat merong spiritual forces, may spiritual side na galing sa Panginoon, proteksyon sa mga anak ng Diyos, mahalaga pa rin yung relasyon. Now, mahalaga pa rin yung relasyon. Kaya pakilagay nga natin sa ating comment section, relationship matters. Now, relationship matters. Talagang hindi membership, relationship. Kaya po kung gusto natin ang church ay ma-establish, kung ang church ma-strengthen, kung gusto natin ang church ma-accelerate, dapat talaga merong ganitong klaseng pag-ibig na nagpapakatatay yung mga taga-loob sa bawat isa. May matinding malasakit.
So, kaya ang sabi ni Paul dito, tingnan niyo po yung verse 16. Therefore, I urge you to imitate me. Sabi ni Paul, ipinamumungkahi ko sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Nagayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Alin yun? Yung pagiging tatay sa mga mananampalataya. So kaya kailangan talaga na ang buong church ay merong atmosphere ng care, may atmosphere ng love, no, may atmosphere ng protection, sapagkat kailangan ng tatay. Tatay lang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Kaya sabi ni Paul, ang position niya doon sa kanyang sinasabi, siya ay naging father because of the gospel. So ang sabi niya, for this reason, no, sabi niya, therefore I urge you to imitate me. Be a father. We need to love, we need to warn, we need to care those people in the church. Sinulatan po ni Paul ang church doon sa Corinto kasi marami na pong mga tao doon na nagpa-practice ng mga immoralities at saka ng mga abomination kay Lord. So sabi niya, dapat maraming nagpapaalalaanan. Dapat maraming nagmamalasakitan. Dapat maraming nagtutulungan. Tularan niyo ako. Yan po yung sabi ni Paul. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dapat may malalim tayong malasakit sa bawat isa. Kaya po napakahalaga nung cell group, napakahalaga po nung gospel community, napakahalaga po na meron pong nakakaalam sa ating sitwasyon, napakahalaga po na tayo po ay nakakonekta. Bakit? Merong nagpe-pray sa atin doon, may tumutulong sa atin doon para mag-accelerate tayo. So kaya, pwede bang paki-mention nyo yung inyong cell group, no? Yung inyong cell group leader, yung inyong cell group member, i-mention nyo po. Sabihin nyo sa kanya, thank you, and let's do the vision. No? I-mention nyo yung pangalan, sabihin nyo sa kanya, thank you, and let's do the vision. Sapagkat ngayon, mag-a-accelerate na tayo. Magne-next level tayo because we want to follow Paul. Because he encouraged us, he urged us to imitate him. Gayahin daw natin siya na tayo ay nagpapakatatay. Ang ibig sabihin, nagmamalasakit. Ang ibig sabihin, tumutulong. Ang ibig sabihin, nagbibigay ng balala, ng babala doon sa mga tao. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napaka-importante na nadidevelop ang relationship doon sa loob ng church. Doon sa loob ng cell. Kaya mga kapatid, magandang may malalim na usapan. May malalim na unawaan, may relasyon na nabubuo. Hindi tayo masaya na naandoon lang siya, nakikita natin. Dapat alam natin ang kanyang nararamdaman, alam natin ang kanyang sitwasyon, alam natin ang kanyang pinagdadaanan because it is all about relationship, not membership. Kaya mga kapatid, if you want to increase, dapat lumalalim tayo sa relationship na to. For this reason, I have sent you Timothy, my son whom I love. So nagbigay siya ng model, nagbigay siya ng sample. Sabi niya, for this reason, I sent Timothy, my son whom I love. So anak niya ito, not in physical, but anak niya ito sa spiritual, who is faithful in the Lord. Alam niyo, kapag ka na-develop yung relationship, kilala mo yung tao. At ang napakasarap na sinasabi ni Paul dito, kilala ko si Timothy. Faithful siya kay Lord. Bakit? Yun yung way na kung saan dinevelop niya. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agree with what I teach everywhere in every church. So si Timothy, pinapunta doon para i-confirm yung life ni Paul. Na kahit saan ako pumuntang lugar, kahit saan ako pumuntang church, ito yung ginagawa ko, ito yung sinasabi ko, na dapat may mahalan, dapat may relasyon, dapat merong
nag-i-step up, dapat nararamdaman yung love of a father. So dapat maramdaman po sa church yun. Sabi ni Timothy, ni Paul sa mga Corinthians, sabi niya, kitang-kita ni Timothy yun. Sabi ni Paul, kitang-kita ni Timothy ang mga bagay na to. Kaya yun yung bagay na dapat na naiintindihan natin, nakikita natin, yung relationship na yun. Kaya hindi natin pwedeng turuan ang tao na wala tayong relasyon. Hindi natin pwedeng i-correct ang tao na wala tayong relasyon. So napakahalaga ng mga bagay na ito, mga kasama. Kaya wag na wag tayong papayag na masisira ang relasyon. Paano nasisira ang relasyon? Kapag naiinis. No? Kapag nagkakaroon ng struggle. Diyan nasisira ang relasyon. At paano nasisira ang relasyon? Kapag naghihinala na, kapag nagdududa na. Doon nasisira ang relasyon. Kaya huwag kayong papayag na kayo ay maghinala. Huwag kayong papayag na kayo ay magduda. Kasi ikaw ang maaapektuhan. Nakakasira ng relasyon ang mga bagay na ito at hindi tayo magiging effective, hindi tayo magiging productive sa ganitong bagay. Kaya dapat na-develop ang spirit of a son sa loob ng church. And then also, the spirit of the father. Dalawang atmosphere po yan. The spirit of the father and then the spirit of the son. Yung espiritu po ng tatay at yung espiritu ng anak, dapat yun po yung atmosphere na naandoon po sa loob ng church. Relationship po yan, mga kasama, na dapat nararamdaman. Kapag pumunta ang mga tao sa church, kapag pumunta ang mga tao sa cell, nararamdaman yung unconditional love of the Father. So kapag nalamdaman yung unconditional love of the Father, mga kapatid, yung spirit of a son na di-develop. Kaya po dapat iparamdam natin ang pag-ibig ng Ama, ang pagtanggap ng Ama sa church. At kapag natanggap yun ng buong church, magkakaroon sila ng spirit of a son. May magandang relationship, merong obedience. So ganun ang nangyayari. Kaya merong paalala. Tingnan nyo doon sa Galatians 4:19. My dear children, sabi dito, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. So talagang dinidevelop pala ni Paul ang mga bagay na ito. Meron siyang mga pain of birth dahil sa para ma-form lang ang karakter nitong mga taong ito. So verse John chapter 2 verse 12, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Because you are God's children. Dear children, napakahalaga ng ganitong bagay na maging attitude natin. So tama na magkaroon tayo ng ganitong kaisipan. The heart of discipleship is fatherhood. Ulitin ko po uli, ho. The heart of discipleship is fatherhood. At ang napakalaking deficit ngayon sa church is none other than discipleship. So that is the most common problem in the church. Ang nag-i-increase ngayon ay walang iba kundi yung fatherless spirit. Yan po yun sa mundo na ginagalawan natin, sa pamilya. Lagi pong kulang ng pagmamahal ng ama. Kasi maraming lalaki pero hindi maramdaman ang pag-ibig ng tatay. Buong mundo po yan, ha. Bawat pamilya, minsan yun ang problema. Maraming mga lalaki pero kakaunti ang tatay. So dapat sa church, yung spirit of fatherhood na merong care, concern, and willing to develop, willing to sacrifice, dapat nandoon sa church. Because the heart of discipleship is none other than fatherhood. Kaya dapat na nangyayari ito. Tandaan natin mabuti, dapat magpakaanak
para maging mabuting ama. Ulitin ko lang statement to, dapat magpakaanak tayo para maging mabuting ama. So kung hindi pala tayo talaga nagpapakaanak sa Diyos, hindi ka pala nagpapakaanak doon kay sa church na kinabibilangan natin, hindi tayo kailanman magiging mabuting ama para sa ibang mga tao. Spiritually speaking, kaya hindi tayo pwedeng maging leader na hindi tayo spiritually mature. Kaya nga po, ang lagi kong sinasabi ngayon sa atin kapag ka tinitrain tayo, napakahalaga na meron tayong spirit of a son na kung saan willing to obey. Yan po yung spirit of a son. Meron pong willingness to obey. Willingness to do the Father's business. So that is the spirit of a son. The spirit of a son is always talking to his father, always obeying his father. And remember this, you cannot be a good father if you don't experience being a good children. Kailangan magpaanak muna talaga tayo sa harapan, no, ng Panginoon. Kaya mga kasama, mahalaga na ito ay practice natin. Sa church, anak tayo lahat. Halimbawa, kay Raining Light, anak tayo lahat ni Raining Light. Kaya hindi mo dapat tingnan yung position o titulo na tayo ay leader. Hindi, dapat meron tayong heart of a father. So sa mga nare-raise up na children, dapat yung puso ni pastor kagaya ng puso ng leader. Nagkakaroon din siya ng heart of a father na nagde-develop, nag-accelerate ng mga tao. Hindi tayo nanggagamit ng mga tao. Nagde-develop tayo ng mga tao. Hindi tayo naging leader. Hindi natin mini-maintain yung mga tao para maging leader tayo. Hindi po yun. Dine-develop natin dapat ang tao kasi we have the heart of the Father. So what shall we do as a father? Paano natin gagawin yun? Raining Light Family, ito yung panibagong start natin sa 2022. Ano yung gagawin ng mga spiritually mature? So yun po yung merong puso ng ama eh, yung spiritually mature. If you want to be a father, you need to be spiritually mature. Yan po talaga dapat ang ano nito. So paano mangyayari ito? What shall we do as a father? Number one, ask God to manifest Himself as Abba Father. Hihingi natin talaga ito. Hingi natin sa Diyos. Lord, tulungan mo ako dito. Mahalin itong mga pasaway. Pagpasensyahan ang mga hindi talaga yung nakakaubos ng pasensya. So that is the heart of the Father. So ask God to manifest Himself as Abba Father. Yung sa buhay natin, maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Yung bang tipong kahit binata ka, kahit dalaga ka, ramdam na ramdam ng mga taong natutulungan natin na secure sila. Confident sila na merong someone who is spiritually matured that they are more than willing to sacrifice para lamang sila ay lumago sa pagsunod sa Panginoon. So relationship yan, mga kasama. Ask God to manifest Himself as Abba Father. So lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi tayo. Lahat ng bagay na ginagawa natin patungkol sa tao, tayo ay instrumento lamang ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, huwag ninyong panghawakang leader kayo. Huwag nating panghawakang leader tayo. May position, may titulo. Huwag nating panghawakan yun. Ang kailangang maramdaman ng mga tao, padala tayo ng Diyos sa kanila. At anumang pagkakamali nila, mas mahal natin sila kaysa sa pagkakamali nilang nagawa. At naandito tayo para i-correct, para muli i-align sila. Hindi tayo naandito para sila pagalitan.
na andito tayo para sila ay tulungan. So dapat ganun ang kaisipan ng isang ama, na kapag ka ang anak nagkamali, hindi siya parurusahan kasi nagkamali siya. At hindi porke nagkamali ang anak, eh hindi na anak, hindi ganun nagtatay. So, ang importante matutunan natin dito, paano natin matutulungan yung mga tao na nagkamali, paano natin sila maikukorek sa pamamagitan lamang yon ng puso na nagmamahal. Hindi kailangan ang tao laging perpekto. So, bakit ito ang tigas ng ulo, bakit ito ang tagal-tagal na hindi sumusunod, masyado tayong judgmental. So, mga kapatid ko, kaya nilalagayan ng Diyos sa atin para matulungan po natin sila. Kaya, congratulations sa bawat isa sa atin. How shall we do as a father? Ask God to manifest Himself as Abba Father. Second thing, identify your sons and daughters and confirm relationship with them. So, i-identify natin yung mga tao na yon. Sino ba dito talaga yung mahal mo at may malasakit ka? Hindi yung katropa mo lang, ha? Hindi yung sumusunod lang sa'yo kasi hindi. Iko-confirm natin yung relationship. Tandaan natin, kaya ang mga tao sa church sumusunod kasi naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. So, iko-confirm natin yung relationship natin sa kanila. Kaya tayo may relasyon, kaya kita tinutulungan para mahalin natin ang Diyos. Hindi ko ito ginagawa kasi leader ako. Tinutulungan kita kasi gusto kong pagdating ng panahon ay matutunan mong mahalin ang Diyos at sumunod sa Diyos. So ganun natin dapat i-develop ang mga bagay na ito. So relationship yun, ibig sabihin ng sons and daughters is all about spiritual relationship. Yung talagang may malalim na malasakit. No, may malalim na malasakit. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mga kaibigan, i-identify mo talaga kung sino yung mga taong yon na tutulungan mo, nagagabayan mo, nabibigyan mo ng babala kapag ka merong tinatahak at tinutungong mali. Kaya dapat talaga kilala natin yung mga tao. Dapat kasama natin yung mga tao. Kaya napakahalaga ng relationship. So, paano nadidevelop ang relationship? Dapat nag-i-invest ka ng time. Dapat nag-i-invest ka para kausapin din sila. So, yun yung bagay na dapat nating ma-develop sa atin. Paano tayo nakikipagrelasyon? Kaya napakahalaga na i-confirm natin. Dapat hindi lang ako ang may gusto. Dapat gusto din niya. And then mag-a-agree kami. Ganon po dapat, no? Dapat in agreement. Dapat in covenant. Kaya kita kinakausap kasi gusto kong maging katuwang ka. Gusto mo rin ba yun? Naggawin ko ano yung pinagagawa ng Diyos. Pag nag-agree na siya, yun, naku-confirm yung relationship. Hindi po tayo nagde-develop ng mga tao para lang sa ating sariling kapakanan. Hindi po. Dine-develop natin ang mga tao, kinakausap natin ang mga tao para mahalin nila ang Diyos at gawin din nila ang kalooban ng Diyos. So, ganun palagi ang sukatan natin. Bakit? We are spiritually mature. Hindi tayo insecure. Wala tayong pinoproteksyonan. Lagi lang natin sinusunod kung ano yung gusto kong ipagawa ng Panginoon. Kaya mga kasama, dapat interconnected yan sa lahat na hindi lang sa akin nakakonekta. Hindi lang sa iyo nakakonekta, kundi nakakonekta lahat yan sa bawat isa. Bakit? Tuturuan natin silang mahalin ang ating kapwa. Mahalin ang ating kapatid. So ikaw mismo magtuturo yan. Hindi yung tayo-tayo lang. No, hindi tayo-tayo lang. Kundi lahat tayo sama-sama. Lagi natin gagawin ang mga bagay na ito. Pangatlong bagay, disciple your spiritual sons and daughters and also their wife and their families. Mga kasama, hindi lang po isa eh. Kung merong asawa, yung asawa,
ito yung disciple ng asawa ko. At kung ano, maganda nakaka-penetrate tayo sa family. Kung yan ay may mga anak, dapat nape-penetrate natin yung mga anak. At kung mga anak, dapat nape-penetrate natin ang kanilang mga magulang. Yan po, mga kapatid ko, ang dapat ma-develop natin. I-disciple natin yung ating mga spiritual sons and daughters together with their families and loved ones. So we connect relationship to them. Kaya mga kasama, ang church ay hindi kalaban ng pamilya. Dapat maintindihan nila ang pagmamahal sa Diyos. Kanisa, kanino manggagaling yun? Tutulungan natin yung ating mga disciple para wag magkaroon ng wrong impression sa church. Kaya natutuwa ako sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon effectively, slowly, ginagawa natin ang mga training na to para magawa natin. Last Sunday, kausap ko po yung isang disciple natin, si Kuya Eddie. Inintroduce niya sa akin yung kanyang trabaho, inintroduce niya yung kanyang boss. Pero sabi niya, Pastor, i-schedule ko, pupunta kayo doon kasi kinukwento ko na po kayo. Kung ano po yung nangyari sa akin, kinukwento ko po kung anong ginawa ng Diyos at kayo po yung aking pastor. Alam niyo, noong sabi ko, sige, schedule mo, i-set mo. Alam niyo po, sa Saturday, ipag-pray niyo po. Yung mismong kumpanya po ni Kuya Eddie, pupuntahan po namin yung may-ari sa oras ng pagpapasahod, and then ipagpe-pray daw po namin pati yung kanilang bahay, pati yung mga empleyado nila. Dapat ang mga tao natin na i-involve doon sa business ni Lord, kahit na nasa ang aspeto ng buhay nila, nasa marketplace, nasa work, kasi yun yung nakikita natin. Yun yung pinagagawa natin. Yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Para magkaroon ng pagkakaisa. Para magkaroon ng pagkakaunawaan. So, tandaan natin mabuti. Oh, yung vision ni Lord is all about personal transformation or life transformation. Magbabago. At sunod doon, family transformation. Sunod doon, nation transformation. At sunod doon, world conquest. Kaya mga kasama, lagi ninyong iisipin ang mga bagay na discipleship cannot be happen without relationship. Talagang dapat galingan natin sa relationship. Mga kapatid ko sa Panginoon, galingan sa relationship. Paulit-ulit ko to. Pero hindi ka nagko-compromise. Ikaw yung pinakamabait, pero matalino ka naman. Hindi ka kayang utuhin. Mga kapatid, ulitin ko, mabait ka, kapagmahal ka, pero hindi ka uto-uto. Dapat ginagamitan mo ng utak. Ginagamitan mo ng pag-ibig. Ginagamitan mo ng tapang. Yun yung pag-disciple natin, mga kasama. No, gagamitan natin ng utak, gagamitan natin ng pag-ibig, gagamitan natin ng tapang. Kapag ka ang tao ang pinag-uusapan natin, pag hinuhubog natin ang tao. Kasi nga, relationship yan eh. So sa relationship, gagamitan mo ng utak. Tatalinuhan mo talaga sa relationship para hindi ka mauto. Pero hindi lang puro utak, kailangan mo rin ng pag-ibig. Tutulungan kasi natin yan eh. Bakit natin tutulungan? Kasi mahal mo talaga yung unconditional love eh. And then kailangan mo rin ng tapang. Mga kasama, hindi tayo pwedeng makatulong sa pagbabago ng ugali ng tao, ng pagkatao ng tao kung walang tapang. Pero siguraduhin natin, balance ang lahat ng yon. Gagawin natin, kakausapin natin, kailangan din ng tapang eh. Kakausapin mo na may katarinuhan. Pero hindi lang basta puro talino at tapang, kailangan din na mayroong pag-ibig. Mga kasama, walang kwenta ang pag-ibig din naman na walang tapang. At wala rin kwenta ang pag-ibig na walang talino. Kaya po, sa pagtulong sa ating kapwa, sa pag-disciple natin sa ating spiritual sons and daughters, dapat talaga magaling tayo. No, magaling tayo. Huhusayan natin ang pakikitungo sa kanila. Pang-apat, mga kapatid, no, organize your cell groups following the principle of the fatherhood. Yung ating small group, i-organize natin ito doon po sa principle of fatherhood. Ano yon? Unconditional love. Lagi tayo nag-warning.
lagi pinakikita natin yung ating care. No, lagi nagbibigay tayo ng attention doon sa mga tao. Kaya napakahalaga na meron tayong ganitong pinaghuhugutan. Meron tayong ganitong kaisipan sa lahat ng bagay na ginagawa natin. I-organize natin talaga yung cell natin. I-set up natin ng cell group natin. Hindi lang ito puro aralan. Ang cell group natin, hindi rin ito puro kainan. Ang cell group natin, hindi rin ito puro pasyalan. Dapat ang cell group natin, merong relationship na nabubuo na tayo ay magiging masunurin sa Diyos. Kaya mga kasama, yung ating cell group, i-evaluate natin. Ginagawa ba ng cell group natin yung kalooban ng Diyos? Nag-win pa ba yan? Nagko-consolidate pa ba yan? Nagdi-disciple pa ba yan? Nagsisend pa ba yan? So kaya mga kasama, dapat yung principle of fatherhood, dapat nag-i-increase ang lahat. Nag-a-accelerate lahat. Kaya mga kapatid ko, napakahalaga yun. And last for today, no, last for tonight, establish family planning. No, establish family planning. Ano yung tawag dyan? Multiplication. Papaano ang ating spiritual na pamilya ay manganganak? So napakahalaga ng cell multiplication. At dyan, nandyan yung cell dynamics. Yung dynamics ng cell, mga kasama. Paano mo ginagawa yan? No, napakahalaga na merong buhay. Napakahalaga na merong na merong presence ng Lord. Kaya mga kapatid, na yung mga bagay na yan ay kailangan ma-establish sa atin. Yung family planning. Paano tayo magkakaroon ng advancement? Paano tayo makaka-experience ng multiplication? Kaya we need to increase. Saan? Sa pag-ibig. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na bukas tayo sa pag-ibig sa kapwa. Bukas tayo sa pagtulong sa kapwa. Yan ang kagaya na sinasabi ni Paul na tularan ninyo ako. Magpakatatay kayo. Mahalin ninyo ang mga tao. Parang gano'n na sinasabi ni Paul. Kapag mahina, palakasin. Pag merong sakit, tulungang bumaling. Pag may sugat, gamutin. Pag may gutom, pakainin. Pag merong nalulungkot, aliwin. Yan po yung sinasabi ni Paul na hindi siya program, hindi siya activity, but it is more of relationship. Na alam mo yung sitwasyon ng tao, alam mo yung pinagdadaanan ng tao, at nandito tayo para tumulong. So, are you ready to accelerate? Are you ready to increase? So, ito po yung part 1 ng pag-uusapan po natin about accelerate. And next week, meron po tayong part 2 na ang hangarin natin mga kasama, bawat isa sa atin ma-develop. Bawat isa sa atin maging effective. May pandemic man, walang pandemic, naka-lockdown man yan, o naka-lip na yung lockdown, lagi nating gagawin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Mga kasama, tandaan niyo po, laging ang issue ay relationship. Kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo kanyang iniuutos. Is the issue of relationship. Sinabi ni Jesus yan, if you love me, you will obey what I command. So si Jesus, meron siyang pamantayan na dahilan sa sumusunod tayo, ano, kaya tayo sumusunod kasi nagmamahal. Kaya natin gagawin yung sinasabi ni Paul na imitate me as the Father doon sa mga spiritual sons and daughters ng church. Kasi nagmamahal tayo sa Diyos. Gusto nating pagmalasakitan ng mga tao na huwag mawala ang kanilang relasyon sa Diyos at tumibay sila sa pagsunod nila sa Panginoon. So kaya napakahalaga na tayo sa sarili natin, ang tanong, gusto mo ba talagang gamitin ka ng Panginoon? Gusto mo ba talaga mag-accelerate ka? O gusto mong i-maintain ang stagnation? Tanging pag-ibig lang sa Diyos, pag-ibig lang sa kapwa, ang susi para mag-accelerate tayo sa ministry na gustong ipagkatiwala sa atin ng Panginoon.
So makasama mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga ng willingness. If you are willing, no, God will give you the power to do it. If you are willing, God will give you the power to do it. Yung willingness mo, yun yung gagamitin ng Panginoon para magawa mo ang isang bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Tandaan nyo, pag inayawan nyo yan, kahit may milagro, hindi mo ma-experience yan. Basta hindi mo na pinahintulutan. Pero pag pinahintulutan mo, na gawin ang Diyos kung anong gusto niya, mararanasan natin, mag-a-accelerate tayo. Magkakaroon tayo ng willingness na mag-sacrifice for a while para sa mga tao na makatulong po tayo sa kanila. So mga kapatid ko sa Panginoon, itong panibagong taon, malakas tayo, buhay tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng another chance to obey Him, to do His will, to help for people more and more. Kaya kung nung nakaraang panahon, hindi tayo nakasunod, hindi tayo nag-accelerate, hindi tayo nag-advance, mga kasama, it is our chance. A new year is a new chance, a new opportunity sa bawat isa sa atin. Lord, let's do it again. I am here. I am more than willing to be used by you, O Lord. So, kung ganun ang iyong kaisipan, let's do the vision together. Let's do the vision together. Let's advance His influence, His kingdom. Huwag kang sasawa, huwag kang mapapagod. Huwag kang susuko. Sapagkat ang Diyos ay nakikita ang pagsusumikap natin. So let's pray. Lord, thank you so much for this time. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan na tumawag sa amin upang magawa namin ang mga bagay nito. God, we ask, Lord, help us to accelerate. Help us to improve, to develop, Lord God, to do your vision effectively. And Father, sa mga kapatid ko na nakaka-experience ng stagnation, Lord, help us to increase, help us to accelerate, Lord God, in everything that we do. Lord, magkakaroon ng maayos at mabilis, Panginoon, na pagsunod sa iyong banal na kalooban. At kami din, Panginoon, nag-i-increase din po yung aming capacity as we accelerate in everything, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon, na mas lalo ka naming mahalin, mas lalo naming mahalin ang aming kapwa. Father, be with us. Bless us for your glory, O Lord. At Lord, itong panibagong taon na ito, gamitin mo kami, Panginoon, effectively, gamitin mo kami mightily, sapagkat Lord, we are ready to multiply. Salamat po ng marami, ikinukonek mo ang lahat ng ito, Panginoon, para po sa kalwalhatian mo. Bless us, use us for your glory. In Jesus' name, Amen. God bless you po, Raining Light family, friends, pagpalain tayo ng Panginoon. And be a blessing. And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with me so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.